Okay mga kabakyard, i-share ko sa inyo ngayon ang kung paano ang pag eye splicing sa ating lubid, sa mga tali ng ating manok panabong. So ito ay applicable sa lahat ng kahit malaki o maliit man ng iyong tali, anong hayop ang mayroon ka ngayon ay pwede mo ito maggamit na technique, itong eye splicing, kung gusto mong makatipid na ikaw lang gagawa kung paano ito gawin kaysa bibili ka pa sa tindahan na mas medyo may kamahala na. So kung gusto mong matuto, panoorin mo itong video ng buo para magkaroon ka ng idea. So dito i-adjust mo lang kung gaano kalaki o maliit yung gawin mong eye splice sa lubid. So kung nakita mo na kung anong desire ang laki ng eye splice mo, so pwede mo na umpisahan. Dito mag-umpisa ka muna sa gitna ng strand, mga kabakyard. So saglit lang, lagyan ko na ng daanan. Mas matigas ito dahil tali ng manok ang sample ko dito. So sa center tayo mag-una, no? So kung mapapansin nyo, sa center ako nag-una, na center strand ng ating lubid tali. Ayan, center. So ito, pag natapos mo ng tinagay ng center, dito ka naman sa left side ng strand. Ayan, skip mo sa isang strand, no? Kung nakikita mo mayroong isang strand dyan, ito skip mo siya at ipasok mo sa kabila. Dito, so skip dyan at ipasok dito. Lagyan muna natin ng daanan, ha? Gamit ng pako, dahil mas matigas ito mga kabakyard. So ipasok natin. Para mas maganda ang kanyang locking system sa paggawa natin ng eye splice. Okay, so ito na. So naipasok natin yung dalawa. So ang isa na lang yung sa right side na strand. Ayan, naipasok natin yung dalawa. So dito tayo sa kabila, sa last strand, yung sa pinaka right. So baliktad natin at tingnan natin kung saan ipasok. So dito, ipasok natin dito mga kabakyard. Ayan, dito ipasok natin yung pagganon. So lagyan mo natin ng ano, daanan. Pasok natin. Okay, medyo mas matigas ito. Okay, so hilain natin at i-twist. Twist natin para mas lalong maganda tingnan. Yan, so may nakabuo na tayo ng eye splice. Pero dagdagan pa natin to para mas lalong tumibay. So kung napapansin nyo, ito na yung tatlo. Add mo na tayo ng isa din, no? So ganun din, skip ng isang strand. Yan, skip natin yung isang strand tapos ipasok. Okay. So magagamit itong technique na to sa lahat ng bagay, no? Nasa barko ka man o
mayroong nasa farm ka, sa mga alaga mong hayop, magagamit ito. Dahil applicable ito, technique na to, kahit anong laking lubid. So ang ginawa ko lang dito, gusto ko lang i-share sa inyo para ito sa aking alagang manok. So dito mag skip na din tayo, tapos ipasok sa kabila, skip natin ng isang strand pa rin. Pasok natin. Ayan. Napasok na ang i-twist muna natin para mas matibay siya at maganda tingnan. So ito yung last, no? Skip pa rin natin, no? Mayroong strand dyan, nakita natin yan. Skip, tapos pasok dito sa isa. Yan, skip natin yan, tapos pasok natin dito. Okay, so naipasok na natin. Higpitan na natin. Yan, mayroong... Yan lang ang tandaan nyo, yung skip. Pag-skip ng tigisang strand. So, yan na. So, pwede natin putulan ito. Mas mahaba kasi ito. Putulan natin. So, matibay na ito siya, no? Nakadalawang pasok tayo sa pagkuhan. So, putulan lang natin para mas madali siyang matunaw pag gamitan natin ng lighter mamaya para mag-lock siya ng tudo. Pag ito na. So, yung dulo lang, ha, yung anoy natin, yung tunawin natin. Yung dulo, wag isama yung kuan. Yan, yung dulo lang, dulo. Yan lang, mga kaibigan, no? At sana mayroon akong mayroon kayong kunting natutunan sa aking na-share ngayon sa ating mga kabakya breeders. Maraming salamat sa iyong panonood, guys. So, pwede na ito gamitin, no? Hanggang sa susunod na, guys. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.